gusto mo dito tumira, hindi mo ako makakasama. Saran! Hindi ko inaasahan na makabalik muli dito. Kahit magtrabaho ako hanggang kamatayan, hindi ko mabibili ang bahay nito. Kaya maswerte ka talaga. Mahirap na pulis lang ako na hindi nababagay sa'yo. Gusto niya rin po malaman kung saan kayo natulog kagabi. Tapos siya, ako ang baon yung pagkain. Dito lang ako natulog. Sabi mo kay mama, huwag siya mag-alala. Opo. Ipinasara ni madam ang bahay ng si Babeta. At hindi na ito bubuksan muli, sir. At wala na rin pong tao ron. Pag-iyak niya, sir. Wala po ba kayong balak na makipag-ayos sa kanya? Sige, tatawagan ko lang si Auntie Chong na. At hindi lang yan. Ito ang pinakamahal sa mga dala ko. Mga panyo na meron pang French trims. Para sa walang tigil na pag-iyak mo. Mukhang napakasaya mo ngayon, Duang Sawat. Masaya talaga ako. Ang mga sinungaling na katulad mo at pamilya mo, hindi nararapat para kay Saran. Peke ang kasiyahan mo. Peke rin ang paniniwala mo. Niloloko mo ang sarili mo na may dahilan kang saktan ako. Pero ang totoo, naiinggit ka lang ng sobra-sobra. At masama talaga ang ugali mo. Ako pa ang sinisisi mo? Bago ka dumating, naghihina na ako. Pero, ngayon, itatago ko ito para ipaalala sa akin na may mga taong naghihintay, nasaktan ako at gusto akong mabigo. Pero makinig kang mabuti sa akin, Duang. Hindi ako papayag na maging masaya ang mga taong yun. Wala sa iyong problema, kundi kay Saran. Makinig ka sa akin. Isipin mo na lang si Papa. Oras na nalang. Ginawa ko pa lang sa bahay. Sobrang talagang nasaktan ang damdamin niya. Yung Mr. Jim na yun, kinuha lahat ng pera ng kumpanya. Tumakas siya, hindi na mahanap.